Hello guys, good afternoon na guys after 12 o'clock. So today Saturday guys, happy Saturday sa inyo lahat. Ako po si Cindy, ako ay Ilonga from Bacolod City. Pero nasa Australia na kami guys, nakatira. For the moment. So ayun guys, pumunta kami ni Daddy sa massage para sa akin. Tapos kasi hindi nga ako nakapagtrabaho nung 2 days kasi nahilo nga ako guys, ulit. Tapos yung kasamahan ko kasi sigaw ng sigaw, so nahilo tuloy ako ng bunga-bunga sa sigaw niya. Tapos, marami kasi akong tinatawag nila guys na parang yung napasok ako siguro ng lamig, you know, yan, kasi malamig nga sa trabaho. So ngayon nagsuggest yung kasamahan ko na gumamit ako ng work boots. Kaya mayroon ako sa bahay, linisan ko yun at itry ko yun. So baka siya mag-work man lang. So anyway, try natin. So ngayon, bumili kami guys ni Daddy ng sabon. Yun ang nakita nyo na pinakita ko sa inyo yung ano, napakita ko na ba? Or ipapakita ko pa sa video. Yung mga sabon na nagbibinta sila ng sabon, yung shop na yun. Tapos mga souvenirs. Ay, souvenirs? Ano ba yung tawag? Mga stationaries, ganun. Diyan ko binilhan yung dalawa kong apo ng bag. Medyo mahal, pero kailangan nila yung bag na medyo matibay para sa school kasi bago lang sila mag ano, school opening. At saka ang isa kong apo ano pa lang year 1. Tapos yung isa ano pa lang nasa bali parang kindergarten. Ayun. So yan guys, ang dami kong daldal. Ano ba idadaldal ko naman? So anyway, nandito si Daddy sa Hungry Jack's. Bumili siya ng ano, lunch namin. Ayun, nag-take away lang kami guys. Kasi alam nyo naman, mahirap magkain-kain dyan sa loob. So ayun, so nagpamasahe kami guys today ng kasamahan ko sa trabaho. Dinala ko siya kasi sumasakit yung katawan niya sa lamig. Kaya sabi ko, pasok yan, pinasok tayo ng lamig. Kaya sabi ko, ako nagpapamassage ako para matanggal ba. Kasi ang dami ko nang naipon na lamig kaya for the 6 months na nandyan ako sa trabaho na yan. So, kailangan na talaga i-release. Tapos, kaya sumasakit yung mga katawan ko. Ang ganda pala pag na i-release na siya. So, ngayon, ang ano naman ay dinala ko yung kasama ko sa trabaho. So, tuwang-tuwa siya guys. Nagmamasahe kami head, shoulder, head, neck, shoulder, and back. Ayun, bali apat. Ngayon, ako nagbayad kasi nag-hesitate siya kasi medyo mahal. Kaya sabi ko no, iti-treat kita, just come with me. Para naawa ako sa kanya kasi dami niyang sakit-sakit. Palagi na lang, ang sakit, you know. So, dinala ko siya. So, in 2 weeks time, babalik kaming dalawa. Sabi ko, gusto mong bumalik? Sabi niya, ang sarap pala, Cindy. Sabi ko, sige, balik tayong dalawa. So, ngayon, ititreat ko siya, guys. Kasi, kawawa naman, you know, yung gusto ko pa nga dalhin yung isa kong kasamahan na mabilis magtrabaho yun eh. Sabi ko, para na maging okay yung pakiramdam niya. Eh, try siya namin na i-convince na sasama sa akin. Sa aming dalawa. Para masaya naman, you know. So yun, kaya oh my god, it's so good. So babalik ako sa work sa Monday. Dapat mag-holiday kami ni Daddy sa Monday. Tapos sabi ng kasamahan ko, bumalik ka. Tapos sabi niya, anuhin mo lang yung shoes, itry mo baka hindi lalamig yung paa mo kasi yun ang ginagamit niya. So itatry ko guys as much as possible na makapasok ako. Gusto kong pumasok sa work. Ayun, so anyway, yan ang ano natin, yan ang ganap natin. And then yun, kakain kami ni Daddy tapos gusto niyang pumunta sa ano, sa gusto niyang pumunta sa Bunnings. And then bibili kami doon ng pots, I think sa Bunnings or something that we can get sa Bunnings. So anyway, yun guys.
wala na akong may kwento sa inyo, parang ano ba, wala naman akong iniisip. Ang sarap kasi ng pakiramdam after ng massage, guys. Parang ang ganda ng pakiramdam mo, wala kang sakit-sakit, you know. Ang ganda, tapos na-release yung mga hangin, yung mga pinasok ng hangin, ang ganda nga, pati yung ulo, yun, ang gaan ng pakiramdam. Sabi ko, grabe pala itong trabaho natin, ang lamig na to, sa 8 hours, grabe ang pasok sa katawan mo, as in, tumba ka, yun, sa pasok ng lamig. Kaya, pag lamig ang pumasok sa katawan natin, hindi maganda. So, ako, I'm trying to prevent it. Kaya lang guys, kahit ilan na yung socks ko, mapasok pa rin yung lamig, Diyos ko Lord. Kaya hindi maganda. So, I'm gonna try and do the suggestion ng kasamahan ko. Ayun. Sige, magkita-kita na lang ulit tayo. Yan na si Papa Bear. Ayun, hintayin natin si Papa Bear. Si Papa Bear andito. Wow. Sorry, Daddy. I can't reach the door. They got to change the thing now. What? They got a sippy spot. Huh? Here, look. Oh, wow. And you push it down, you can sip out of it like a coffee cup. Yeah, it's better. Yeah, you can put it like that. Uh-oh. Or straw. See, it's better. They need a straw. They need a straw. Alright, we will show you guys my sippy spot. Ito yung ano, ayan, push that one. Okay, push down. Lift up. Ito pala guys, oh. Ayan. Lift up. Oh, yun, nabuksan. And then push down. And push down. Lift up. Push it back. And push down. And backward. Yeah. Push backward down. Ito naman na instruction, Australiano. Instruction. My instructor is Australian. Oh, where are we gonna eat? Daddy Bear? Right here. Coconut and jojoba. Okay, that one is smells good. That's like baby powder. Coconut and lime. Lemongrass. Okay, lemongrass. Wow. Goat's milk and popo. Oh wow, I like this. Is this? Oh, see, lemongrass. Okay, popo is. What are these for? Daddy, look. What are these for? Uh huh. We'll try that for. Ito guys, made in Australia siya guys. Ayan. Ayun. All the scents. Oh, lovely. Dami guys. This is honeydew melon, Persian fig, basil and mint. Oh, so many to try. We try that one first. Ilang-ilang. Wow, ang bango nito. Ilang-ilang. This is good too. Wow, we're gonna try the four first and then we'll come back to get some more. Oh, daddy smell. Oh, so fresh. Ito mabango din, guys. Ay, manuka honey. Oh, man, they're all good, babe. I wanna give some to the kids. All right. Lemongrass. Yeah. Let's go find out how to make soup. Hello, nandito na kami ni Daddy sa bahay. Kauwi lang namin, mga 30 minutes na siguro. So, ito yung mga pots na binili namin. Part of it lang, guys, kasi nandito na yung iba. Linagay ko na agad kasi para hindi malimutan. So, tatanggalin natin yung mga sticker made in Italy. Yung mga paso na to. Tanggalin natin yung mga sticker if you can. Para maganda siya tingnan pag wala siyang sticker, diba? Kasi ganito sa kanila dito. Ayan. So bumili din tayo ng watermelon na malaki. Super lucky, look. Ayan. Maganda yan, guys. Ayan, see? So hatiin natin. We'll cut it. Ito ay binili ko siya, guys. Ito siya is para siya sa bed. Ayun. Yan.
So ilalagay ito sa bed mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano namin siya nailagay. Ito, binili para sa mga tanim. Ayan, di ba ang ganda? Yun. Tapos ito din, lagyan na ng mga halaman. Ayan. So ilagay natin yan. Tapos, ito din guys. Itong mga ito. Galing naman ito ng spotlight. Ay, ano pa ba yung binili natin? Okay. At saka ito ay mga shampoo. Dadalhin sa bathroom. Okay, let's do that. So, ilalagay ko to guys sa salas. Itong mga ito. Ilalagay ko doon sa lounge room. Kaya lang tulog man si daddy. So, hindi tayo pwede mag-vlog doon. Natutulog siya malapit. Ito binili ko guys, mga container siya na pasunod-sunod. At saka, paiba-iba yung kulay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito 7. So, mga 150 pesos lang siya lahat, which is mura. So, iuuwi yan sa Pilipinas. Ah, yan ang iuuwi. Yung iba kong gamit guys, galing dito. Iuuwi namin sa Philippines. So, siguro, makauwi kami ng mga 10 boxes, yung mga ginagamit ko. Pero, hindi namin lahat dadalhin. Yung mga lutuan, mga iwanan na dito kasi medyo mabigat sila. Doon, kaunti lang naman kailangan namin ni Miss Juna. So, mayroon na ako doon. Nagdahan-dahan ako dala. So, hindi na masyado talaga ba. Ito, mayroon na kami doon. So, maiwan na siya. I-storage namin yung mga boxes na pang starting point pag bumalik kami dito. Tapos iwanan siya either sa mga anak ko or sa mama ni Daddy Mosi kasi malaki yung shed. So sabi niya ilagay nyo lang dyan kahit mga siguro 10 boxes. Pwede kasi malaki naman yung shed nila, di ba nakita nyo. So hindi kami maraming gamit na ikikip. Lahat ito na nakikita nyo, either ibinta o bibigay sa mga anak, o bibigay sa mga kaibigan, para magamit nila. So, tapos later, sabi ni Daddy, pag bumalik kami, pag ayaw na namin parentahan yung bahay, bibili na lang kami ng mga bagong gamit, which is I like, kasi iba na namang fashion on that time, so okay lang. Tapos, ano to, mga air fryer, dadala ako doon sa atin. Wala pa kami air fryer, wala pa akong pressure cooker doon. So, magpapadala pa ako later na. Huwag muna ngayon. Tapos, may rice cooker na kami doon. So, yung mga ganyan, ipapadala ko. Pero, hindi ito. Ito. Hindi ito. Either i-keep or ipamigay yung mga ito. Kasi, para magamit. Kasi, hindi naman sila maglalast sa storage. Tapos, ito yung binili ko, guys. Lagyan na natin ng ano, mga thread kasi nga, di ba? Nawala po yung plastic bag na linalagyan ng mga thread. So ito yung binili ko online na pinadala nila sa akin. Kumpleto na yan siya. So ito yung ilalagay natin diyan later. Ito muna ano muna natin yan ito pa para sa Philippines, para doon sa bahay. Hindi ko siya kailangan dito, guys, kaya binili ko yan para doon sa atin. Lagyan na ng mga spices ko doon. I only need 6. Pwede na. Kasi maliit lang yung kitchen namin. So, ayun, diba? Yan siya. Maganda siyang ano, brand. Betty Crocker. Maganda siya na brand. Yan ang parang cooking things. Kasi ako, mayroon naman ako dito. So, see, may mga ano na ako, lagyan na ako dyan. So, hindi ko na kailangan. So, ayun. Importante naman doon, i-set up natin yung bahay doon sa Philippines. So, pag uwi namin sa Pilipinas ni Daddy, first time, hindi muna kami magstay doon. I-check muna namin kung anong mga kailangan, kung kumpleto, andis anda. Tapos, babalik muna kami dito. So, bali mag-holiday lang kami ng mga 1 month. Tapos, babalik kami dito
Tapos ayusin itong bahay kung parintahan or ibenta or whatever ang future ng bahay na to. Tapos mag-decide kami kung aalis kami sa trabaho or mag-stay kami sa trabaho or mag-holiday, whatever. So follow us guys sa ating ano journey, 'di ba? Kasi hindi natin alam pa kasi because of the pandemic, hindi tayo pwede mag-decide agad-agad, 'di ba? Kasi hindi natin alam. Ang Australia, napakaganda pa rin na lugar, tirahan kung may mga problema. Kasi dito alaga talaga ng government ang mga tao. Medyo wala kang masakit sa ulo. So, ayan. Plaster natin yan. Come with me. Guys, ayan na guys, ang vlog natin for today. I-update ko na lang kayo pag na-assemble ko na yung cabinet shelves at saka naayos ko na rin yung mga tanim. So, i-update ko kayo at saka i-update ko din kayo ng sewing kit ko. Okay? So, ayan. So, magpahinga muna ako and then start na naman ulit later para by Sunday, okay na dyan sa labas. So, i-update ko na lang kayo sa next vlog. Mga upcoming vlogs natin. Nanonood ako ng CCTV sa bahay. Ayun. Umuulan doon sa Bacolod. Kaya, yun, malakas yung hangin. So, ayan. Happy Saturday sa inyo lahat. Maraming salamat, guys, sa pagpapanood nyo ng vlog natin na ito. I-update ko na lang kayo sa pakiramdam ko, guys. Siguro, palagay ko yung nahihilo ako dito sa eyeglass ko, guys. Ito. Para siyang hindi right. So, ipaulit ko. Papalitan ko ito. Bago lang pero kaya gumamit ako ng contact lenses. Sa isip ko baka doon nag-play up yung mata ko. So, aayusin ulit ito. Palitan. So, ayun. Para na hindi ako maduduling. Para akong naduduling. Palagay ko yung mata ko eh. Kaya lang, it's best na gin-check ako. You know, sana wala namang ano doon. Kasi hindi pa nga alam yung result, diba? Sa Tuesday pa. Pero sa palagay ko guys, sa mata ko kasi sa glasses ko. Kasi pag wala ito, magandang pakiramdam ko. Hindi lang ako makabasa. Kasi syempre nandito yung ano, pag magbasa. So, ayun. So, pagtingin lang, okay siya guys. Minsan nga ayaw ko na mag-eyeglass sa loob ng bahay. Ayaw ko na. Kaya lang hindi ako makakita pag yung farsighted kasi ako. So, everything has to come close. Kaya, yun ang problema ko. So, yan guys, i-update ko kayo ha. So, sa vlog na ito, hindi ako nakapag-prepare ng winners. Pero, ang gagawin ko, baka mag-live na lang ako saglit in between the vlogs para lang na ma-i-announce ko yung mga winners sa load para na continue yung pag-sharing, scaring natin. Diba? Yun na lang ang gawin. Okay? Hanapan ko ng time kasi busy talaga ako guys sa trabaho. Pagdating ko sa gabi, enough lang yan magkain, maglinis, dapat pahinga na. Kasi gigising na naman the next day, hala busy na naman prepare ng pagkain, linis ulit, vacuum ulit, alis ulit. Parang paulit-ulit lang guys, wala na. Pero ganyan talaga ang buhay, diba? Especially pag nag-work, wala tayong magawa. So I try my best na lang para din sa inyo na mga nanonood, okay? So, maraming salamat guys. Thank you so much for watching. Huwag niyo pong kalimutan i-share itong video natin to your family and friends na gusto nila makita yung buhay-buhay dito sa Australia ng Pilipina na nag-asawa ng foreigner.
Palike nyo na rin yung video pag nagustuhan nyo. Ayan, at mag-comment din kayo in the comment box. Okay? Thank you so much. Bye guys. See you again next time.